Ang pagkikita namin ni Wamus Cruz sa araw ng celebration ni Awit Gamer, ano kaya magandang payo na may bibigay sa akin ni Wamus Cruz? Nakaraang taon, hinanap ko siya sa Kainta kaso wala na daw siya doon, hindi na pala nakatira si Wamus Cruz sa Kainta, sabi ng kaibigan niya dito. At hindi rin alam ng kaibigan niya kung saan siya nakatira. Kaya pumunta ko sa Mature Bar para magtanong kung andun ba si Wamus Cruz kaso wala rin daw siya, sabi ng mga bouncer, na sa ibang bansa daw si Wamus Cruz. Sa mga hindi pa nakakapanood ng episode 1, panoodin nyo muna kahit papano malaman nyo buong storya ng content ko na to. Lumipas ng 6 na buwan, sobrang daming dumaan na problema sa akin kaya hindi ko na nagawan agad ng part 2. Andun na ako sa stage na tinatamad na gumawa ng mga content dahil sa mga nangyari sa akin last year. Hindi ko na lang talaga ma-share sa inyo kung ano yun. Pero this time, magtutuloy-tuloy na tayo sa paggawa ng content. Kaya maraming salamat sa mga naniniwala sa akin. Ito na, papakita ko na yung magandang mensahe ni Wamus Cruz sa mga nagsisimula palang maging isang content creator. Ano po kasi yun eh, Kuya Mabos, ano po? Nanoon eh, Star Trek ako. Nangungutal siya po eh. Okay, hindi, alam ko naman yon. Eh, kung ano nga, wala namang kaso dun eh. Pero kailangan, huwag kang mauutal. Ama ko po kasi yung ano, kayo amo sa... Ako po yung gumagawa po ng content na naghahanap po na sa mga sikat na vlogger po. Katulad nila Kuya Bon, nila Sir JB. Bon Ordonia. Opo, kinanap po rin po siya. Mabait yun. Opo. Tapos gumawa na rin po ako ng part 1 po. Inanap po kayo. Ba't mo kinanap? Gusto ko lang po mahanap po yung, ano, yung mga sikat po na vlogger po. Ah, so naghahanap ka talaga ng mga vlogger? Opo. Tapos anong ginagawa mo sa mga vlogger? Humingi po ako ng ano, magandang payo po. Ah, advice? Advice po sa mga nagsisimula alam po. Alam mo, pinakamatinding manghihingi ka ng advice kay Rendon. Kay Rendon. Magaling talaga mag-advice yun. Sobrang galing ni Rendon. Kasi ako, kung ako papipiliin, ako kay Rendon. Magaling si Rendon mag-advice. Oo, sa totoong buhay. Oo, syempre kasi kapag ka mga social media, medyo ano. Pero sa totoong buhay, napakagaling ni Rendon mag-advise. Sige po. Pero gusto mo, bigyan kita ng advice. Anong klaseng advice gusto mo? Yung mga ano po, sa mga nagsisimula po. Sa mga nagsisimula. Ngayon, kung nagsisimula ka pa lang sa pagbablog, simulan mo, huwag mo agad tatapusin. Hanggat di mo nakukuha yung mga bagay na gusto mo, bro, like sample. May mga pangarap pa sa buhay mo. Gusto mo magkaroon ng sasakyan, gusto mo magkaroon ng bahay, gusto mo magkaroon ng maraming kaibigan, gusto mo ng ganito. Nasa sa'yo yun, bro. Kumbaga parang ikaw yung gagawa ng paraan para makuha mo. Parang hagdan lang yan. Eto kasi yun, bro. Ang pangarap kasi natin parang hakbang. Parang hagdan. Na hanggat hindi natin napupuntahan yung dulo, isipin mo na lang, bro. Mga 10 floor. So, siguro kung pagod ka, hindi mo pa siya kaya, kailangan mong pilitin. Kasi hindi mo makukuha yung pangarap mo hanggat sa pagod na ako, siguro hanggang second floor lang ako. Kasi nandun yung pangarap ko sa 10th floor eh. Tapos titigil ka sa second floor. Di ba? Alam mo yan? Nagigets mo yung point ko. Kasi yung mga ganito kong klaseng sinasabi, pang matalino lang yun. Ngayon, kung di mo maiintindihan, Wala talaga. Alam mo na kung anong naroon. Okay. Joke lang. Basta hindi, yun. Parang hagdan lang yan. Pag nakuha mo na yung 10th floor, yung pangarap mo. Pero, ang pinaka mas maganda ron, pag nakuha mo na yung 10th floor, nakuha mo na yung pangarap mo. Isa pa lang yung pangarap mo, bro. Maraming pangarap ng mga tao. Titingin ka lagi sa baba. Sa baba lang lagi ang tingin. Kasi yung iba kasi kadalasan, hindi ko naman nilalahat. May mga taong gano'n. Pero baka pagka nakuha na nila yung pangarap nila, talagang gano'n na yung tingin sa kanila. Gano'n na yung gusto nilang mangyari. Ito na yung tingin ko sa'yo. Ganyan na. Ako ang tinitignan ko lang sa mga gano'ng klaseng tao, matatangkad lang po. Teka lang, ako pang lagi ka nakatingin sa baba, nakatapak ka sa kung saan ka man nang galing at kung saan tuloy mo lang yan. Kasi, handa ka sa mga basher. Ayan! Yan yung sinasabi ko! Yan ang pinakamaganda mong sagot, bro! Handang-handa ka siya sa basher. Kasi ako, kapag ka ako may tinutulungan, like, may mga ibang tinulungan kasi yung vlogger eh. Gusto niya mag-vlog. Pero ang tanong, handa ka bang handa mo ba yung sarili mo? Para sa mga basher na ibibitaw sa'yo, para sa mga bash na sasabihin sa'yo, yun yung lagi. Pag meron ka nun, pag may labang ka, kaya mo yan, bro. Pero kapag hindi mo kaya yung bash ng tao, wala. Siguro, kung hindi ka para sa social media, baka para sa ibang trabaho ka, para mga ganun.
Kasi hindi lang naman bro. Hindi lang naman bro sa social media yung natutupad yung pangarap natin. Meron din sa pag-aaral. Meron din sa pag-aaral, bro. May mga maraming nag-aaral na natutupad ang pangarap. Hindi lang basta sa diskarte. Kaya yung iba, papipiliin ka, sasabihin nila, pag-aaral o diskarte. Dapat isa doon, hindi mo isa pipiliin mo, dapat dalawa. Di ba? Kasi pag sinabing diskarte, maiimpluwensyahan natin. Pag sinabing, tapos si mga vlogger, pag sinabi natin, ay diskarte, hindi naman ako nakapag-aral, pero may diskarte ako. Di ba? So, ang mangyayari, matotolerate natin yung mga kabataan, yung mga tao na huwag na mag-aral. Dapat pareho. Kung baga parang, pag dinanong ka, ano ang ano mo? Pangarap? Paano? Ano maganda, diskarte o pag-aaral? Dapat ang pipiliin mo, pareho. Di ba? Kasi hindi mo man natupad yung... kung, kasi pagka natutungan mag-aaral, doon ka nang tututong dumiskarte. Tama. Di ba? Tututungan dumiskarte. Ako nag-aaral ako pero di ako nakapagtapos. Pero yung diskarte ko, natutunan ko rin yun sa pag-aaral ko. Kasi may mga nalalaman akong bagay. Ganong punto. So, basta yan, sa pag-vlog mo, shoutout po sa lahat na nanonood sa kanya. Abangan nyo lang po kung ano mga mabay. Pinatong ka na? 23 pa rin. 23, bata pa to eh. Pero bata pa rin naman ako. Ano pa lang ako eh, 17. De, tuloy mo lang yan bro. Huwag kang, kahit anong sabihin nila, huwag ka makinig. Siguro magbasa ka lang ng, siguro pagka nag-post ka sa social media, huwag mo lang basahin yung mga comments sa inyo. Para hindi ka ma-trigger, hindi ka magkaroon ng anxiety, yung mga ganito. Huwag lang bro, kasi pumuntang ina. Sorry ah, sorry sa pagkakulang ko. Bro, ikaw ang gagawa ng sarili mong panahon. Huwag kang aasa din sa panahon. Napunta balang araw. Panahon ko siguro sa susunod na taon. Panahon ko siguro bukas, panahon. Kang aasa panahon din. Asahan mo yung sarili mo. Kasi tayo ang gumagawa ng panahon. Kumbaga parang tayo ang gumagawa ng ikakasolve ng problema natin. Tayo ang siguro kung yung mga gabay, like mga magulang natin, hindi nawawala yan. Mga ganon. Basta, nasa sa'yo yan bro. Kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kung ano yung gusto mong mangyari. Basta yan lang. Ganon din naman ako. Kung ano nilalaman ng puso ko, yun na sinusunod ko. Siyempre, nakikinig din naman ako sa mga bagay na alam kong tama. Diba? At kung may mga mali ka man na, may mali ka naman na gagawin, eh, siguro may mga kaibigan ka naman na itatama ka. Sana. Oo, sana. Diba? May mga kaibigan ka na itatama ka. Hindi yung, alam mo na, maglalabas pa ng ano. Tapos gano'n. Hindi naman ako nagpaparinig pare. Ha? Pero, yun lang yun. Kaka mamili ka talaga nung talaga. Kaibigan na kaibigan ka na talaga. Butik. Kahit anong mangyari, di ka iiwan. Mawalan ka ng pera, maghirap ka, makalakal kayo, magdamag, hindi ka iiwan. Kasi ako, experience ko may mga ganyan. Sineshare ko lang. Ngayon, kung yung pag-share ko, eh kung ano mo, na pag-isip-isip mo na, o kung ano, gawin. Pero kung hindi mo naman ako pwedeng sundin mo ako ganito, bahala ka pa rin. Advice lang naman kami para sa mga tulad mo, tulad natin, mga kaibigan, mga barkada, mga ganyan. Maraming salamat po, kuya. Okay, wala. Bro! Kasipag mo, bro! Tuloy mo lang yan, gagi. Alam mo yung mga binibless mga taong ganyan. Grabe, napakasolid ng mga payo ni Kuya Wamos. Masasabi ko lang dito, maraming salamat sa magandang mensahe, Wamos Cruz. Maraming salamat po sa magandang payo. Colox TV, pakipollow him. Ano? Colox TV. Colox TV. Follow nyo na yan. Maraming salamat. Salamat po. Guys, natapos na rin sa wakas yung mission natin. Grabe, 6 months. 6 months natin na... Ayong, Colox. Kakalimutan si Pio Russell ah. Ayun nga pala, yan. Maraming salamat sa Pio Russell yan. Sinamahan ako dito. Para makita si Wamos yan. Yan, ito na. Kaya maraming salamat guys. Diba? Ito lang gagawin natin. Kumbaga, kung 6, kahit 6 months tayo na hindi tayo nakagawa ng content, na hindi natin natuloy yung part 2, at least, tinapos pa rin natin. And ito yung sinasabi ni Kuya Bon Ordonia na kailangan maging consistent. Yun lang yung narinig kong payo kay Kuya Bon. Yan. Maraming salamat Kuya Wamos. Napakasolid yung magpayo. Yan. Sobrang bait niya talaga guys. Promise. Sobrang bait sa personal. Kaya maraming salamat. Thank you. See you sa mga susunod na hanapin natin.